Ayan, nandito kami ngayon sa Green Hills. Christmas Day ngayon at nag-ano kami na pasyal-pasyal muna. Medyo wala naman masyadong tao. Ayun, may nakita akong pets na nililinis. Ayun, yun nga yun. Tapos papasok na kami. Ayan, sa loob na kami. Ayan, nandito kami ngayon sa Green Hills. Ayan, kasama ko si Kuya Ernie. Christmas ngayon, so pasyal-pasyal muna. At nandito ang anak-anakan, ayan. At bibili daw siya ng, ano bibilin mo? PS4. Bibili niya raw yung brand new PS5. Char. Pagkatapos ng aming refreshment, pasyal-pasyal naman kami ng maka-relax-relax din. Ayan, meron naman mga bukas din ng mga tindahan at saka ibang mga store. Pero karamihan bukas, pero yung iba, hindi. May maraming mga laruan. Siyempre, sa Christmas, maraming magsasamantala. Ayan, bukas din yung mga tindahan ng mga damit. Pagkadami-daming tindahan ng mga damit. Tsaka hindi advisable na bumili ng Christmas kasi samantalahin ka nila na mamahalin nila yung kanilang presyo kasi alam nila may mga pera mga tao sa Christmas. Kaya yun. Tapos nag-decide kami pumunta ng MOA sa Mall of Asia. Ayan. So, bumabiyahe na kami along EDSA. So, napapansin ko, hindi naman masyadong matraffic. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin naman ang dalo ng traffic sa EDSA. Ayan, nandito na kami. Malapit kami sa Ortigas Center. Sa Ortigas. Nasa tapat nata kami ng Corinthians Garden. Ayan, this is EDSA. Dito naman tayo sa papuntang Mega Mall. Namiss ko tong lugar na to dahil dati nung dito pa ako nagtatrabaho, lagi kami nandiyan. Lagi namin tambayan ang Mall of Asia. Ayun, tuloy-tuloy pa rin ang traffic. Ayan, makikita mo. Ayan. Approaching na tayo sa Mandaluyong. Ito yung ilalim ng crossing. Ayan, halos okay naman. Medyo okay naman ang traffic ngayon. Wala naman masyadong build up. So, Christmas ngayon, pero walang ka-traffic. Sana ganito na lang lagi. Approaching na kami doon sa rotonda ba yun. Medyo matraffic na. Nagbe-build up na ng traffic dito sa pagbaba ng Magallanes. Ayan o. Pila na ang mga sasakyan. At medyo pa bagal-bagal ang husa din. Tinan mo parang parking lot na siya. Pero ang ginawa ng driver, pumunta kami doon sa carousel area. Yung mga bus. Kaya medyo natuloy-tuloy din kami. Yun, build up pa rin ang traffic.
Akala namin walang traffic. Mayroon palang traffic. Ayan. Ngayon naman, pagdating namin dito sa SM Moa, pagkarami-raming tao, ang daming gustong lumabas ng bahay at saka na masyal, Diyos ko. Tinan mo, libo-libong tao ang nandito ngayon. So, tuloy lang. Baka mamaya, mahirapan din kami sumakay nito. Ayan. So, tuloy-tuloy lang kaming mamamasyal. Ito po nga pala ang Mall of Asia. Namiss ko rin ang Mall of Asia after ilang years din akong hindi nakarating dito. Siguro, mga more than 10 years na hindi ako nakarating dito. So, ayan. Ayan ang Mall of Asia. Diba? Ang daming tao. Yung iba parang pagod na eh. Umuupuan lang sa tabi-tabi. Ayan, nandito na kami sa loob ng Mall of Asia. Medyo malamig na. Kasi sa labas napaka-init, napaka-humid. Grabe, pawisan. Pawisan ang mga parte ng katawan. Lalo na si Junjun. Pawisan na si Junjun. Ay, Diyos ko, tinan mo, may mga aso pa. Kasama din nila sa pamamasyal. Pati sa loob, napakarami ding tao. Oh my God. May Sara din pala dito sa Baksan, sa Moa. Ayan, medyo approaching kami doon sa ano kanina, sa Uniqlo. Pero ang daming tao kaya lumabas na kami. So, nandito kami ngayon sa seaside para tingnan ng sunset. So, ito yung sunset ng ano, ng Mall of Asia. The famous sunset ng Mall of Asia. Hindi namin naabutan masyado. Kasi palubog na siya. Ayan, tingnan nyo yung araw, palubog na. Yan na nga yun. So, naghahanap kami ng makakainan. Ayan, makikita mo yung may periswell din. Maganda din ang likura ng ano, ng Mall of Asia. Nakaka-relax din. Kaso lang, sa dami ng tao, pati doon sa seaside mismo, napakaraming tao, siksikan talaga sila. So, hindi na kami, nag-decide na kami, hindi na kami bababa doon sa seaside. Kaya naghahanap na lang kami ng makakainan para makakain na din kasi medyo nagutom kami sa paglalakad. So, ayan ang ayon. So, ayan, Mall of Asia, seaside. So, ayan, nag-decide na kami, nakakain kami dyan sa Cafe Adriatico. So, konting ikot-ikot muna bago pumasok. Kasi marami ding nakapila eh. So, marami ding gustong kumain. Siguro nagutom na din. Ay, nako. Ang hirap pala magpasyal-pasyal sa Moa ng ganitong oras. Kasi sa Green Hills, wala namang katao-tao. So, Christmas Day, nandoon sila. Nagpuntaan sila pala sa Moa. So, yun na nga yun. So, ayan. Papasok na kami sa loob ng ano, ng restaurant. Pili muna ng tinapay. So, ayan. Nandito na kami sa loob ng restaurant. Nakaupo na rin kami. Pero matagal din kami nagantay. Ayan. So, pili-pili muna ng makakain. Ayan. Mukhang gutom na siya. Kakalakay. Pawisan. So, yun na nga. Yun. Ayan. Kuhanan ko naman ang sarili ko kasi ako na lang ang lagi nagsasalita tapos hindi ko naman hindi niyo naman ako nakikita. Kaya ayan. Ayan, gutom na. Ayan, tirik na ang mata. Gutom na siya talaga. Ayan. Ayan na nga yun. So, ako din. Mukhang gutom na din. So, inaantay na namin yung pagkain. Prepare na yung drinks. Binigay na sa amin yung drinks namin. So, sinatan lang yung pagkain. Wala. Walang chicken. Yan yung in-order mo na ako. Tapos yung knuckle out.
crisp pata at saka yung parang shrimp. Yun na yun? And shrimp fried rice. Sige, digi. Sarap naman siya. Medyo may kamahalan. Kaso lang sa gutom, ayan, naubos namin. Ayan, tapos na. Bilis, ano? Naubos agad. Ayan, pero masarap ng kainan namin. So, ayan, pauwi na kami. So, kailangan na i-burn yung aming kinain. Ayan, so habang naglalakad kami, sa kakalakad ng kakalakad, hindi kami makasakay. So, nag-decide kaming lumayo sa SMOA kasi sobrang daming tao. Sobrang daming tao talaga. So, lumayo na kami. So, pagkalayo namin, ayun, nakasakay na din sa wakas ng taxi after 2 years. My God. Ang tagal namin bago kami nakasakay ng taxi. Tapos, inano pa kami, kinontrata pa kami. Supposedly dapat sabi ko, flag down plus 200. Ayaw pumayag, tinakbong kami. Tapos, sinabol namin, sabi niya, 1,000. O sige, sakay. So, from MOA hanggang dito sa Santolan, 1,000 ang binayad namin. So, ayun, matraffic din mula sa MOA. Hindi naman kami sa MOA kasi lumayo kami sa MOA eh. So, matraffic din doon sa hanggang Rotonda. So, andito na kami ngayon sa EDSA. So, ito yung EDSA paggabi. Medyo makulay ang EDSA pag sa gabi. Ayan, medyo makulay siya. Daming mga billboards. Ayan, medyo wala ng traffic pagkatapos doon sa Rotonda ng ano, ng Baclaran. Pero pagkagaling ka ng ano, ng MOA tapos hanggang doon sa Rotonda, talagang napaka-traffic. Ayan, Sogo. Shout out sa mga kaibigan kong nagtatrabaho dyan sa Sogo na galing ng Victoria Court. Ayan. So, Mang Inasal, may Jollibee. Ang daming billboard dito sa may bandang Mandaluyong. Malapit na sa ano to eh, sa Boni. Ah, sa Boni na ata to eh. Ayan, shout out sa may mga Boni dyan. May Boni, may Boni. Oh, ito na nga yun sa Tulay. Yan yung naglalakihang mga billboards dyan sa Natulay sa Ilog Pasig. Sa Boni Tulay. Oh. Tingnan mo, oh. Daming billboards. Oh. Lalaki, oh. Masaya din sa mata habang nagbabiyahe kami. Masaya sa mata ang mga kulay na makikita mo dito sa EDSA. Ayan, dito na kami sa Boni. Magandang mga tanawin ang mga billboards. Kaso distraction din dyan sa mga driver. Pag tumingin, baka mamaya ma-aksidente pa sila. Ayun, dami ng ano, billboards. Oh. May mga LED na rin ang mga commercials. O, diba bongga? Dati, noong 1988-1989, wala pa to. Malinis pa ang EDSA. Ayan. So, ang ganda ng mga lights, oh. Diba? Ayan. So, walang traffic. So, from ano, paglalampas mo dun sa LRT, sa Baclaran, dire-diretso na siya. Papunta ng ano, Santolan, Pasig. So, ayan, oh. Ganda ng mga ilaw. Oh, tingnan mo, may MRT pa. Naunahan pa kami. Ayan, dito na kami sa malapit sa Mega Mall. Ayan, oh, gaganda ng ilaw ng Mega Mall, oh. Kakaiba talaga ang Pilipinas. Sagana sa ilaw. Ayan, ang ganda, oh. Mega Mall yan. Ang ganda ang kanilang ano, pailaw. Maganda ang kanilang lighting. So, tingnan mo. Oh. So, natakpan. Ang ganda. So, approaching na kami Ortigas. Medyo mabilis-bilis kasi wala ang katraffic-traffic ang EDSA. Akala namin kanina matraffic, yung pala doon lang pala sa may MOA, sa sobrang dami ng tao.
Nagka-traffic-traffic na. Ayan. So, malapit na kami. Ito naman yung sa ibabaw ng ano, ibabaw ng pagkababa ng Ortigas. So, may Robinson. Malapit na sa Campo Crami pa yun. Medyo madilim na yung lugar. So, may tapat ng ano, Corinthians Garden. Ayan. Bye-bye.